Oo, voluntary na namin binigay yung pera na yon, hindi nga namin binabawi. Pero yung saktan niya, yung damdamin namin lahat, na kami lahat, na para kami lahat, na parang kinukumpara niyo yung buhay niya ngayon at buhay niya noon, eh hindi naman yata tama yun. Eh na nga, may... Kami pong tumulong, nagsasabi po sa akin, ang lalaking mga pera ang kinukuha niyang babae niyan, hindi nila alam, meron pang nagbigay ng, meron pang taga Middle East, siningian niya ng 100,000. Laki ha, 100,000. Salamat po na hindi ko nagsawang manood sa channel na to, at ako din po ay hindi magsasawa na magbibigay sa inyo ng marites. Baka hindi nyo po nalalaman, nag-aano lang ho yan, nagpipretend po, totoo yan. Gusto natin lahat ng kapayapaan at kasiyahan at kaginhawahan ng lahat ng tao. Ganun po pala yung nangyayari, no? Totoo lang, ngayon ko lang din nalaman yung mga yan. At tulad na sabi ko, no, yung awa sa isang ATM ay napapalitan ng pagtatanong sa sarili mo. Deserve pa ba ito tulungan? Dahil sa mga... Diba nakiusap na ako na intindihin nyo ang ano natin, ang aming feelings. Yun lang hinihingi ko. Intindihin nyo ang feelings ng mga taong tumulong sa kanya na bumuhos ang luha. Kung gusto nyong lubayan, kayo ang lumubay kay ano. Kasi habang tinatapik nyo na magandang buhay, sino bang ayaw gumanda ang buhay? Diba? Okay. Sino ba? Lahat ng tao gustong gumanda ang buhay, pero dapat gumawa ka rin ng paraan para wag mong sirain ang tiwala ng isang tao. Pero pag ipis po ang puso, sumira ng isang, ng ano, ang pag, ikaw mismo ang sumira at gumawa ng kapalpalan mo sa buhay at problema, yeah, ay huwag mong isisisi sa iba kung bakit na ganyan, di ba? Tama po. Gumanda raw ang buhay ni Ate M, porket ba pinikturan na nagdadrive? Nakakatawa talaga yung mga diskarte daw kabila, no? Pipikturan nila na nagdadrive ng kotse si Ate M, no? Mga... Tapos ngayon, re-reaction nila, oh, ang ganda ng buhay ni Ate M sa atin, mga... Nakakotse, o, di ba? Mga... Tigilan yung itapik kasi habang tinatapik nyo na pinamumukha nyo na parang galit kami na mas na hindi magandang buhay niya, nakakamali po kayo dyan. Gustong-gusto nga namin siya eh. Diba kaya nga bumuhos ang blessing sa kanya kasi gusto namin siyang mapabuti. Yun lang yun. Pero siya ang sumira eh. Sinira yun. Niya yun. Sinira niya yun. Hindi namin sinira. Walang sumira sa kanya. Siya mismo sa sarili niya. Diba? Yun. May usapan na sila. Gusto na siyang tulungan. Diba sabi ko sa inyo, there's always two sides of the story. Hindi nyo inaalam. Kung hindi nyo alam talaga ang punot dulo, huwag kayong magmagaling. Huwag kayong magmarunong. Yun nga po yun eh. Lagi sila nagmamagaling, lagi sila nagmamarunong, lagi sila... No? Yun eh. Kaya nga gusto nila sila yung katulad ni Kuya Bal at ni Kalinga. Prab, sila yung marami subscribers, maraming viewers, ano? At sila Kuya Bal ngayon yung babagsak. Yun po yung gusto nila mangyari. Kasi yung feeling nila sa sarili nila, sila yung magaling at marunong. Eh sana, kung gusto nyo pala ng tahimik, edi sana, ang inisip nyo rin, yung mga tumulong na mga sa kanya, na yung damdamin nila. Damdamin namin. Sorry. Hindi naman namin, ano yun eh. Oo, voluntary na namin binigay yung pera na yon, hindi nga namin binabawi. Pero yung saktan niya, yung damdamin namin lahat, na kami lahat, na para kami, ano, hindi pwede yung ganon. Kung galit kayo kay Kuya Bal at galit kayo kay Rab, huwag nyo naman kami idamay. May damdamin po kami. Hindi po sila galit kay Kuya Bal at hindi po sila galit kay Kalinga Prab. Gusto lang talaga nilang agawin yung trono ni Kalinga Prab at ni Kuya. Gusto nila sila yung ganon kay Kuya. Gusto nilang marating agad yung ganon, no? Yung ganong karami ng subscribers, ganong kalaki yung kinikita, mga... Alam nyo, yung tipong, no, siguro tawag sa kanila inggit, no? Yung sobra inggit nila kaya nagagawa na lang itong mga ganitong bagay na kailan ba natin mararanasan yung ginagawa ni Kalinga Prab at ni Kuya Bal, no? Mga ganun, no? Kaya ganyan yung ginagawa nila. Na si Kuya Bal at Kalinga Prab, no? At Ate Edna, naghahanap ng tinutulungan, no? Kung nag-viral man ay dahil kay Kalinga Prab, Kuya Bal. Kung nag-viral man ay dahil sa kanilang pagbablog yun. Pinagsikapan nila yon. At hindi nila kasalanan na mag-viral yung mga videos na yon. At kumita sila ron, di ba? Eh kayo, anong gusto nyo? Dapat kayo din, magsarili kayo. Maghanap kayo ng mapapaviral nyo. Hindi yung kukuha kayo ng napaviral nila Kuya Bal, Kalinga Prab. Parang gusto nyo talaga, ano, easy-easy lagi, no? Gusto nyo, nasanay kayo siguro sa, ano, kahuhot-hot, no? Easy money! Nasanay kayo siguro na magharap na sponsors, no? Ang galing na mautak, no? Yung easy money, no? Hindi sila maghihirap, no? Kung gusto nyo gumawa ng tama, edi gumawa, kung gusto nyo, edi mag-vlog din kayo. Yun, kung di ba? Gusto nyo na higit.
si Bal Santos Matubal at saka si Rab, gusto niyong higitan? Gusto niyong higitan si Rab? Dahil alam niyo na hindi magandang ginagawa nila, edi... Maganda po yung ginagawa nila. Sila lang yung gusto nilang pasamain yung ginagawa nila, Kalinga Prabat. Gusto nilang ipakita, ipamukha sa viewers na hindi maganda yung ginagawa nila, Kuya Bal. Para sila yung maging tama, sila yung maging perfect, sila yung matino. Matino? Okay, sige, matino. Nag-umpisa rin kayo ng sarili niyong charity. Yun. Doon niya ipapakita na mas magaling kayo sa kanya. Yun! Tama yung sinasabi ni Ma'am Marilyn, no? Gawin niyo. Yung sinasabi ni Ma'am Marilyn na mag-vlog kayo na sarili niyo. Ipakita niyo kay Kuya Bal na mas magaling kayo, no? Na kayo yung karapat dapat na panuurin, no? Kayo yung karapat dapat pagkatiwalaan, no? Yun! Anong ginagawa niyo? Puro paninira. Tama, tama po. Yun! Huwag naman... yung ginagawa nyo, dinadamay eh. Pati kung talagang may concern kayo sa kanya, kinakausapin nyo siya. Na bakit ganon? Hindi lingid sa ating kaalaman kahit nung wala pang issue yan. Tanggol ako ng tanggol yung Mylene na yan. Tanggol ako ng tanggol. Tanggol ako ng tanggol. Sayang lang pala lahat ng pagkatanggol. Alam nyo kung bakit? Kasi from the beginning na alam ko na ganun pala ang ugali niya, na mismo ang anak niya mismo ang nagsabi, na ang sabi ng anak niya na ganyan na yung nanay niya kahit nung wala pang tumutulong. Huwag mong sabihin na nagsisingol ng ngaling yung anak niya. Pati yung asawa ni Romsom, hindi nyo kilala yan si Maylin, may ugali yan. O, huwag natin sabihin na nagsisinungaling, di ba? O, hindi ko sinusumbat, hindi kahit nilalait-lait nyo ako na sinasabi nyo na kung ano-ano yung sinasabi nyo, eh, dahil ito totoo lang ito. Ito o yung sinasabi ko na kung galit kayo sa pamamaraan ni Rab, galit kayo sa pamamaraan ni Bal Santos Matubang, pero dapat, with due respect dapat, respeto sa lahat, dapat naman, kung gusto nyong hindi anuhin yan, na parang kinukumpara nyo yung buhay niya ngayon at buhay niya noon, eh hindi naman yata tama yun. Eh na, may kotse na kasi, na-picturean kasi na nagdadrive ng kotse, kaya kinukumpara nila na, ngayon, nagdadrive na siya ng kotse, noon, bike lang. O, di ba? Talino nila eh, no? Sana binigay nyo na yung kotse para maniwala kami, no? At yung bike, at least talagang ibinigay yung bike. Totoo, di ba? Nakikitang dinadrive niya mismo. Pinangahanap buhay niya. Eh yung kotse, no? Pinicturan lang, tapos sasabihin nyo masarap na buhay niya. Diba? Eh yung buhay niya noon, nasaan ba siya? Di ba? Nung natagpuan siya. Hmm. Nung tinulungan siya, ibinigay lahat. Daig pa niya. Nung tinulungan siya, bumuhos ng blessing. Dahil sa sinabi niya sa mag-anak niya, tinulungan siya dahil sa... Hindi naman tinulungan dahil sa... Tinulungan siya dahil sa... niya. Nawa, diba? Nawa sa kalagayan niya. Sa kalagayan ng anak niya. Hindi para sa kanya. Bakit ko naman tutulungan si Mylene? Ang lakas-lakas niya. Di ba ho? Kaya nga natulungan dahil sa mga anak niya. Yun lang yun. Sa dami kaya ng yung anak. Sabihin nyo na dahil ano, kasalanan pa yung tumulong at pinagkakakitaan si Mylene, except nung umpisa pa, hindi na niya tinanggap yung tulong at sana nung umpisa, sinabi niya naging honest lang dapat siya. Dapat nagsabi siya ng totoo na ganun pala ang gagawin niya. Para na hindi naman nasayang yung effort namin o effort ng mga taong ang sinasaktan niyo yung mga taong talagang nang magnasakit sa kanya. Marami ang sumuporta sa pamilya niya. Marami. Huwag niyong idamay ang lahat. Lahat ng supporters, lahat ng viewer, ng nagtulong sa kanya. Dahil meron po kami pakiramdam. Nakakausap po lahat ang mga nag-sponsor dyan. Nakakausap ko. Sinasabi nila sa akin ang pagkadismaya nila. Bihira ang mga taong ganyang kaswerte. Totoo po yun. Sobrang swerte ni Ate Mylene, no? Kasi ang dami talagang bumusta ng tulong sa kanya. Sobrang swerte niya. Totoo lang. Hindi ko alam kung mahanap ka pa ng ganyang iba eh. Bihirang-bihira yan. Lumaki ng gusto yung ulo niya. Lumaki ang gusto ng ulo niya. Doon mo makikita ang mga, sabi nga nila eh, maano mo ang mahirap at ang nakatikim at mayaman. Kung gusto nyo yun ang kapayapaan, tigilan nyong ikumpara ang buhay niya noon at buhay niya ngayon. Parang awan nyo na. Kasi hindi rin lingid sa kaalaman ninyo na yung babae na yan, eh, kontak ng kontak sa mga sponsor kung sino-sino ang mga tinatawagan niya para lang ipaobliga lahat ng obligasyon niya. Alright, no? Kay Ma'am Marilyn mismo galing sa kanya, no? Major sponsor niya na. Panay ang kontak pala niya talaga. So, ganun po talaga pala yung gawain niya, no? Lagi niyang ginagasgas yung sinasabi niyang mga gatas. Bakit noon? Diba? Wala siyang contentment. Totoo lang. Ang lagi nilang tinitignan yung masamang, wala naman masamang nangyari sa kanya, eh. Wala naman gumawang
ang ginusto niya po yun eh, 'di ba? Yan naman nating kasalanan. Yung walang may kasalanan, siya yung may kasalanan. Kaya siyempre masakit din para sa amin. Ano kami mga tama, mga ano? Wala kaming utak, wala kaming pakiramdam. Bakit niyo kinukumpara yung dati niyang buhay na tulungan at ngayon na mas magandang buhay? O nandun na tayo kung maganda man, kung masaya siya ngayon, masaya kami doon. Diba? Opo. Masaya ang lahat. Sino ba ang ayaw ng katahimikan? Matagal na akong ano eh, nagsabi na ako. Sabi kong ganun, please consider. I-consider nyo yung nararamdaman ng karamihan. Hindi lang yung ngayon na nakakapag-ibanti kayo kay Val Santos Matuba at kay Rap. Diba? Siguro ma'am, isa din siguro sa masabi natin ma'am doon sa mga kumupkop sa kanya, good luck na lang sa kanila. Oh, good luck na, no? Yung hinire-request niya, bigay nyo na. Yung may rire-request, nagre-reklamo na. Huwag kayo magreklamo. Dapat bigay agad, no? Bigyan agad, nagre-request yung tao eh. Kinukup-kup nyo tapos ngayon magre-request. Pababayaan nyo, magre-reklamo na kayo. Huwag ganun. Na full support, di ba? Ganun yun, full support, no? Lahat ng hihilingin niya, ibigay nyo. Kasi kung gusto nyo malaman ang katotohanan, kung paano siya man din lang, ako ang magsasalita, gustong magsalita lahat ang mga taong inagrabyado niya. Kaya kung pakiusap ko sa inyo, makikiusap ako sa inyo. Bukas pag ako viral, hindi niyo ako masasang mga patahimik. Dahil palalabasin ko lahat, malaking sampal bawat isa. Gusto ko mag-viral ka para ano, lumabas lahat, no? Gusto ko mag-viral to si Mama, no? Para papalabasin niya lahat ng mga sponsors na galit kay sana mag-viral to, no? Para palabasin niya lahat yung mga galit na sponsor, no? Mga major sponsor, no? Tingnan natin. Sana mag-viral to. Itatapik ko lang yung isa kanina. Itatapik ka po ng kabilang bakod. Ako magtatapik, no? Sir, ano? Sir Arpi, ako magtatapik. Pabiralin ko to para awareness na rin to. Awareness na rin, no? Para alam din ng mga viewers natin, no? Na yung side na mga dating sponsors na malulupit, mga talagang major sponsors na yung malasakit ay andun yung totoo, no? Yung pagmamahal, andun, yun yung totoong pag-sponsor, no? Na walang halong kung ano man yan. Sila eh, may halo eh, no? May halong, basta, yun, alam nyo na yun. Viral ka ma'am sa bilang bakod. Eh, bahala sila sa buhay nila. Wala naman akong utang sa kanila eh. Hindi naman ako umutang sa kanila eh. Eto ha. Wag ka lang, sana wag ka lang sagutin ni ano mismo, ni sino? Ate M. Naku po, pag sinagot siya ni Ate M, ay, ibang klase na yun, no? Eh, kahit sagutin niya ako, totoo naman eh, anong anuhin niya sa akin. Wala akong utang sa kanya, bakit? Kaya nga anong eh. Kala niya, yung mga pinadala sa kanya, wala lang? Oh, kahit hindi niya sinabing hindi binigay yun, eh dapat naman, ano, yung boss ko nga dati, kahit punit-punit na yung gatina, sinadamit ay siya nga eh. Hello? Naawa, no? Marami talaga ang naantigang puso dahil sa... Tuloy, nawawala na naman ako ng ano, critical thinking dito. Wow, critical thinking! Narinig ko yung critical thinking. Ang gagaling nila sa kabila, critical thinking. Sila yung perfect eh. Kami yung may critical thinking, kami yung may common sense, mag... Nawawala na naman yung ano. Nakakatulong yung kasi tignan, kung gusto niyo talagang katahimikan, edi ihihintuin nyo, ayan may YouTube channel na siya. Eh kung may YouTube channel na siya, edi siya na lang ang pag-content ng mag-content sa sarili niya, kahit anong gusto niya, i-content yung sa sarili niya, di ba? Pero huwag nyo nang itapik, itigil nyo nang itapik yung Maylin na yan. Kasi ang pinaparinigan nyo, kami. Yon, mga kabila, huwag nyo na itapik, no? Kami lang magtatapik. No? Mga kabila, huwag nyo na itapik. Kami lang magtatapik. Totoo po. Diba? Kayo mo na talagang ano, malaki kayo, ang naiambag. Kung gusto nyo ng charity vlogging nyo. Yun. Kung hindi kayo masaya sa ginagawa ni Rab at saka si Val Santos Matubang, edi gumawa kayo, ipakita nyo na mas magaling kayo sa kanila. Yun, ipakita nyo mas magaling kayo. Sa pagbablog, ipakita nyo mas marami kayong tinutulungan tao, kapwa, no? Yun. Bibilib kami sa inyo pag napakita nyo yun, no? Na ang dami yung tinitulungan. Lahat. Ako mismo, saludo. Pagka nahigitan nyo sila Kuya Bal at Kalinga Prab, na kayo mismo ang gagawa nun, pagbablog. Yun, correct. Kunin nyo. Sabi nga po ni Kuya Bal, ang dami po. Sabi nga po ni Kuya Bal, mula Manila hanggang kahit, ang dami po tinutulungan. Sorry na. Sabi nga po ni... Kasi sabi ko, pag hindi na nila naiisip yung mga naramdaman ng lahat, hindi nila binibigyan ng konsiderasyon yung mga tao. Hindi na nila binibigyan yung konsiderasyon, yung feeling ng ibang tumulong kay Maylin. Yung nakikita nila, yung ngayon na lang, yung sa kanila na lang, yung sa kanila na lang. Diba? Hindi naman
siya ini ano eh. Eh di mag-content ka ng move content. Kung magandang buhay mo, eh di good luck. Sabi nga no, good luck sa kanya. Sino ba naman hindi masaya? We are so happy for you, Mylene. So happy, happy kami dahil masayang-masaya ka na sa buhay mo ngayon. Hindi nyo kasi alam lahat ang totoo. Hindi nyo alam lahat ang totoo. Kaya pwede ba? Ma'am. Kung gusto nyo ng ano, tigilan na lang natin. Tigilan na natin, lubayan na natin, itopic siya. Lubayan na natin. Huwag kayong manakit ng damdamin ng ibang tao. Ito ma'am, may comment. Ayun. Ma'am, magbasa lang ako ng comment, ma'am. Mayroon sabi dito si ano, si Bin Pumares. I agree. I feel Duke as overseas resident. Ayun. Siguro ma'am, isa ito sa mga tumulong din. Kami pong tumulong, nagsasabi po sa akin, ang nanakin mga perang kinukuha niyang babae yan, hindi nila alam. Meron pang nagbigay ng, meron pang taga Middle East. Hiningian niya ng 100,000. Bigay sa kanya. Lucky ha? 100,000? Ang lucky ha? Kaya pala no, yung kabila no, atat na atat kunin si ano, Ate M no? Kasi marami sponsor. Oh, okay. Gets ko na. Kaya pala, ganun yung kapursige na kunin si ano, Ate M no? Ang lalaki pala ng sponsors nito. So, para ka no, kayo makina. Yun, daming sponsors ni Ate M ha? Alam na this no? Alam na. Alam, matalino yan si Mylene, mas matalino sa atin. Baka hindi nyo po nalalaman. Nag-aano lang ho yan, nagpipretend. Pretend na pretend po. Totoo yan. Gusto natin lahat ng kapayapaan. Kapayapaan at kasiyahan at kaginawaan ng lahat ng tao. Ganun po pala yung nangyayari, no? Totoo lang, ngayon ko lang dinalaman yung mga yan. At tulad na sabi ko, ano, yung awa sa isang ATM ay napapalitan ng pagtatanong sa sarili mo. Deserve pa ba ito tulungan dahil sa mga ginagawa niya? Diba? Yun eh. Malamang yung iba talagang inis na. Ano? Ako po kasi ano eh, yung awa ko andun pa rin no? Noon. No? Pero ngayon talagang nakita ko yung mga ganyang kwento, hindi na to deserve tulungan. No? Talagang may discarte na pala talaga ito na yung tulad na sabi niya, no? Matalino, no? Nagpipretend si Ate M. Ito kasi no, nakapanood ko to at gusto ko rin po ito na iparating sa inyo, sa mga manunood na mga hindi pa alam ang istorya ng mga nakaraan. At ako din, hindi ko alam yan. Ngayon ko lang din nalaman, kaya gusto ko rin i-share to sa inyo para alam nyo rin yung totoong nangyayari. Ano. At ayan nga, no, for sure, itong si Ate M ay ginagamit lang yan. For sure, darating araw, i-chapwirahin din yan pag itong si Ate M ay yung mga request niya hindi na nila natutupad. Lalo na at hindi sila nagtagumpay sa plano nila na pabagsakin si Kuya Bal sa pamamagitan ni Ate Mylene. Lalo pang lumala yung sitwasyon sa ginawa nila. Ano? Yung akala nila na magtatagumpay sila. Yun lang naman yan eh. Yung sasabihin lang gusto talaga nila tulungan si Ate M. Kalokohan yun. Kalokohan. Daming pwede tulungan. Bakit si Ate M? Yun lang. No? Sa susunod po ulit. Ate M. Ay, Ate. Sa susunod po ulit, maraming salamat sa lahat na manunood. Salamat po na hindi ko nagsawang manood sa channel na to. At ako din po ay hindi magsasawa na magbibigay sa inyo ng marites. Ako din po ay hindi magsasawa sa inyo. Kaya maraming salamat. One love po sa inyo.